Paalala ang mga eksperto sa mga nagbabalak pong magpabakuna, may paalala ho ang ating mga eksperto dyan. Kumonsulta po muna sa doktor at alamin ang inyong medical history. Ito raw ay para maiwasan ang mga posibleng adverse effect ng vaccination. Balitang hatid ni Rida Reyes. Sa Singapore, kung saan nag-umpisa na ang rollout ng vaccination program contra COVID, nasa 113,000 na ang nabakunahan gamit ang Pfizer-BioNTech vaccine. Kabilang dito ang Filipina dentist na si Dr. Rebecca Kiambao. Isang linggo raw siyang nakaranas ng fatigue at pamamanhid ng ilang bahagi ng katawan matapos ang unang dose ng bakuna. Pero bago nagpabakuna, kinonsulta muna ni Rebecca ang kanyang doktor lalo pat meron siyang asthma at idiopathic dilated cardiomyopathy, isang seryosong kondisyon sa puso. Mas ina-advise nila if the vaccine will be available to get it. Kasi parang ang sinasabi nila, ang effect is, I can still get the COVID, but when it affects me, it would lessen the reaction. Kumbaga, hindi mag-worse yung case ko kasi may vaccine. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral sa mga bakuna, sabi ng mga eksperto, may mga bagay munang dapat tandaan at paghandaan bago magpaturok. Kumonsulta muna sa doktor at alamin ang iyong medical history. Ang bakuna ng Pfizer-BioNTech halimbawa, posibleng may contraindication o adverse effects sa mga taong may severe allergic reaction. Kung ang mga allergies naman po ay para lang sa pagkain o kaya allergy sa gamot, kailangan lang humakahingi ng assessment and certification from their doctor and they are very well to receive the vaccine. Hindi rin inirerekomendang pagsabayin ang pagbabakuna contra COVID at iba pang bakuna para sa hiwalay na karamdaman. Mas mabuti, meron munang at least 4 weeks interval. Higit sa lahat, sa anumang pagbabakuna, mahalaga raw na i-monitor ang katawan, may pre-existing medical condition man o wala. Lahat ng reaction na yan, kailangan talaga, babantayan mo para malaman mo kung magkakaroon. Kasi ang majority ng mga tao, 99% siguro, baliwala yung reaction na yon. Lahat ng yan ay may sinatawag na side effect or some unexpected things that can happen. Pero hindi ibig sabihin nun, matatakot ka na sa buong mundo. Sabihin mo, hindi ka na magpapabakuna. Dahil inire-risk mo ang buhay mo. Rida Reyes, GMA News.